Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates! Good news dito sa newly guard ng Barangay Ginebra na si Maverick Ahanmisi. Bad news para sa Barangay Ginebra guard na si Stanley Pringle. Ito nga si Stanley Pringle mga chong, ang isa sa mga player na inaabangan sa kupunan ni Coach Tim Cone. Pero hindi nga maganda ang kanyang naiko-contribute ngayong conference kung saan ay nag-a-average lang ito ngayon ng 6.6 points per game, 1.8 rebounds at 1.6 assists per game. Napakababa nga niyan sa mga usually na ipinapakita ni Pringle nitong mga nakalipas na conference. At meron ngang bad news para sana sabing Barangay Ginebra guard, dahil ayon niya sa ating mga source ay kung magpapatuloy nga daw na mababa ang contribution nitong si Stanley Pringle ay mas lalo nga daw itong mawawalan ng playing time at ang worst case scenario ay bitawan para sa trade. Para sa akin mga chong, ay itong si Stanley Pringle yung pinaka-apektado sa pagkakadagdag ni Maverick Ahanmisi sa kanilang kuponan. Napakalaking playing time nga ang kinakain ni Ahanmisi kung saan every game 37 minutes playing time ang ibinibigay sa kanya ni Coach Tim Cone. At hindi nga rin natin masisisi si Coach Tim na mabigyan ng big playing time itong si Ahanmisi dahil maganda naman ang ipinapakita nitong performance. Kaya naman, unti-unti ngang nasasapawan itong si Stanley Pringle. At masamang balita yan para sa nasabing gwardiya dahil paunti-unti ay nawawala na ito sa player rotation ni Coach Tim Cone. Kapansin-pansin nga mga chong, na pababa ng pababa yung mga contribution ni Stanley Pringle nitong mga nakalipas na conference. At ang pinakapunot dulo nga ng lahat ng yan ay ang kanyang mga injuries. Simula nga ng tamaan ng sunod-sunod na injury si Stanley Pringle sa kanyang tuhod ay napakalaki na talaga ng pinagbago ng laro nito. Nawala yung kanyang pagiging aggressive na umatake ng depensa at more on outside shooting na lang ang kanyang ginagawa. Pero nitong mga nakalipas nilang laro ay sinusubukan naman ni Stanley Pringle na ibalik yung kanyang dating performance na pagiging agresibo. Paunti-unti ay naibabalik naman ni Stanley Pringle. Pero ang problema ay limitadong minuto na lang ang ibinibigay sa kanya ni Coach Tim Cone dahil nandyan na si Maverick Ahanmisi na napakaganda at consistent ang ipinapakitang performance. Kung noon, si Pringle ang pinakasinasandala ni Coach Tim pagdating sa opensa. Pero ngayon, ay ito nang si Maverick Ahanmisi. Para sa akin mga chong, ay tiwala at kumpiyansa lang ang kinakailangan nitong si Stanley Pringle na manggagaling kay Coach Tim Cone. At medyo mahihirapan nga si Pringle dyan dahil alam naman nating lahat na limitadong player rotation lang ang ginagamit ni Coach Tim every game. Kaya naman kung hindi magagawa ng paraan ni Pringle na mag-improve ang kanyang contribution sa Ginebra ay paniguradong dadaus-dos ang playing time nito sa kanyang kuponan. Kung merong bad news ay meron namang good news dito sa newly guard ng Barangay Ginebra na si Maverick Ahanmisi. Ngayong araw nga mga chong ay nagsimula na ang botohan sa paparating na PBA All-Star na gaganapin sa Bacolod next year. Kung matatandaan nyo ay All-Star snub nga itong si Maverick Ahanmisi matapos hindi iboto ng mga PBA fans. Mas nakapasok pa nga sa All-Star si Nards Pinto kaysa sa kanya. Kaya naman tila nagtampo si Maverick Ahanmisi last PBA All-Star. Pero ang magandang balita nga ngayon para kay Maverick Ahanmisi ay mas lumaki nga yung chance niya ngayon
na makapaglaro sa PBA All-Star. Ngayong nasa Barangay Ginebra na siya naglalaro. Panigurado na malaking boto ang kanyang matatanggap, lalo na't napakaganda ng kanyang ipinapakitang performance ngayong conference. Isa pa ay nagkaroon nga ng revision ang PBA sa selection process sa All-Star players. At mukhang wala nang ang All-Star snub na mangyayari. Dahil apat na players nga ang pupwedeng iboto ng PBA coaches and media. Para sa akin ay good move ang ginawa na yan ng PBA. Dahil makakapasok na nga sa PBA All-Star yung mga deserving player na wala masyadong mga fans. Gaya na lang ni Wami Chongson, Don Trolliano at iba pa na hindi nakapaglaro last PBA All-Star. Pagdating naman kay Maverick Ahanmisi ay panigurado napakalaki ng chance na pasok ito sa PBA All-Star dahil alam naman nating lahat na kapag Barangay Ginebra ka ay napakarami mong boto na matatanggap galing sa Barangay Ginebra fans. At sa ipinapakitang performance ni Ahanmisi ay deserve niya talaga na makapaglaro dyan. Kayo mga chong, sino ang iboboto nyo na makapasok sa PBA All-Star? I-comment mo lang dyan sa ibaba.